Kuya Mon, mataas din yung tubig. No. Mataas, inabot ng flooring. Mataas kasi ito, ayan, nakita pa yung mga putik eh. Oh. Inabot nga yan yung flooring. Flooring. Buti hindi inabot yung computer. Konti na lang. Konti na lang, no? Mataas din yung tubig, oh. Ito, Kuya Mon, okay lang ba? Ano? Para sigurado lang tayo, i-drain natin lahat ang gear oil nito. Pwede. Oh, kasi sigurado papasukin dito yan eh. Ayan, oh. Pag ito'y kulay tsokolate, ito naman sisirain niya. Ayun. Oh. Ano, Al? Drain na rin lahat gear oil nito, ha? Apo, sir. Para mahabol natin. Ah, napa-underwas kasi, kaya hindi kita yung ano-ano. Kaya lang, siyempre, yung ibabaw nitong transmission, hindi niya kayang i-underwas yun. Yeah, mga kapatid, maaga tayong magbablog ngayon. Kasama ko yung si Kuya Mon. Kuya Mon. Nagkataon, talagang gwapo na, mayaman pa. Si Kuya Mon, ito yung kanyang ano, ayan yung kanyang Fortuner. Oh, yung Fortuner ni Kuya Mon, 7 years old pa lang yan. Pero ang tinakbo lang ay 28, kulang-kulang 30. Kulang-kulang 30,000 kilometers, 7 years. Napakatipid nung gamit. Kaya lang, nagka-problema to na lubog yata sa baha yung kalahatin o lagpas kalahatin ng gulong, no? So, nalubog sa baha yung lagpas kalahatin ng gulong nung panahon ng Ulysses. Yun, yung bagyong Ulysses. Ngayon, may tumigas na yung clutch. Eh ngayon po, mga kapatid, pagdating sa Toyota, sa Fortuner, sa Hilux, Innova, hanggat maaari po, pag nagpalit tayo ng clutch, original. Dito po sa Autorance, kung hindi naman ganun kamahal eh, may konti lang difference eh. Dapat po original. Ngayon, ito po, papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng original doon sa hindi original. Pero since ito ngayon po kasi, mga kapatid, ay original nga yung binili namin, so hindi nyo makikita pala yung replacement. Pero yung nakaraang vlog ko, doon sa Toyota 86, ang karton niya ay Toyota. Ito yung pinaglaman ng ano. Ang karton ay Toyota. Yan, Toyota. Pero ang laman naman, walang nakasulat na Toyota. Walang naka-imprenta na Toyota. Ito po, tingnan nyo ngayon. Itong binili namin kay Nick and Freddy Auto Supply. Dito lang po. Dito sa Antipolo, yan ang pinakamalaki. Si Nick and Freddy Auto Supply. Doon po namin binili dahil sabi niya, meron siyang mga original parts nitong Fortuner. Ayan po, tingnan nyo. May icing. Ayan, kita ba yung icing? O, yung icing, pero nakalagay din yung Toyota, yung logo ng Toyota. So, ibig sabihin, ito po ay original talaga. Dahil yung kinanggal namin, ganun din, may icing. Ayan po yung icing, icing brand. Tapos, nakalagay din po dito Toyota. Ganun po. Kapag po kayo ay bumili ng original na parts, halimbawa Toyota, ang box ay Toyota, dapat yung laman, may nakalagay din Toyota. So, yun po yung original. Talagang galing yun sa kasa. Ngayon, kung halimbawa, bumili kayo ng clutch lining, halimbawa ito, kinuha nyo sa box, Toyota, halimbawa, tapos paglabas, walang nakalagay na Toyota, icing lang, eh pwede namang mabili nyo yun sa auto supply. Direkta. Pero hindi ko sinasabing hindi okay yun. Ang hindi lang okay doon, yung presyo. Iba kasi ang presyo ng original talaga doon sa replacement na walang tatak na Toyota. Pero kapag kaganon din kasi ang sitwasyon, minsan kung talagang wala kayong makuha, talagang yun ay ginagamitan na namin ito. Caliper. Kasi po, yung original ay ibabase nyo ngayon yung sukat nito doon sa bibili yung replacement. Ayun. I-assume po natin, mga kapatid, na ito ay replacement lang. Kukunin ngayon natin yung sukat nito. Pero bago ko gawin yun, tingnan nyo po ito. Oh. Ito. Ang tinakbo po nito, 30,000 lang. Pero halos umabot na yung rivet doon sa pressure plate, saka doon sa flywheel. E 30,000 lang tinakbo. Tingnan nyo po yung bago. Oh. Ang lalim. Oh. Ayan, makikita nyo. So ito, makapal pa talaga kung i-compare nyo dito. Kaya nga po, pagka nagpapalit tayo niyan, kinukuha natin talaga yung lakapal nito eh. O, ayan po. Yung lakapal po nito ay 7 millimeter. Ngayon, ito naman po. 7 millimeter. Okay. Dito po kukunin natin. Ito po ay 0.9. So, 2 millimeter po. 2 millimeter yung nawala. Eh, ito pong sinukat ko ay CM po kasi ito eh. Oh. CM. So, 0.9 cm.
Ito po ay 9 mm. So malaki na yung nabawas, 2 mm na. Yung kuan, Mon. Ako yamon. Eh doon nga sa ibang vlog ko, sabi ko po sa clutch geometry to. Pag may nababawas, tumitigas ang clutch. Tanong ko po, matigas po ba? Matigas. Matigas kasi 2 mm na yung naubos dito eh. Yung tutor, may tutorial kasi doon ako nakapanood sa iyo. So iyon ay nabawasan ng 2 mm. Ngayon, sigurado naman, ito ay may bawas din. Ayan, may liig oh. Ipakita mo nga, Jay. Ito yung liig oh, na hukay. Dito. Ayan oh. May hukay oh. Nakita niyo po ito, Kuya Mon. Ayan oh, may liig siya oh. Oh, ngayon, kung titignan niyo yung bago, ito ko sa inyo yung bago. Ayan, kita niyo yung ano niya, yung surface niya, parang may guhit-guhit na paikot. Di ba? So ito yun. Ito yung natira na yun oh. Ngayon, nahukay niya na to. Ayan, nahukay niya na. Ibig sabihin, ito ginagamit na medyo parang nag-i-slide. Pero wala pa siya ng slide. Oo. Oh. Hmm. Pero pag ginagamit to, makakuha na magamit na lang siya. Oo. Kasi naninikit eh. Kasi alam niyo po kung bakit parang nag-i-slide. Kinalawang po kasi. Yun, yung rust na yon, yung kalawang na yon, kumikiskis yun. Naging parang grinding compound siya. Kumiskis dito, sinira niya itong pressure plate. Oh. Ayun, pakita mo yung mga dumi na yun, yung kalawang. Ayun, sa ilalim mo. Yan. So, meron pa po ito. Punong-puno pa ng kalawang itong pressure plate. Tignan mo. Kuhanan mo, yan. Oh. Punong-puno pa yan ng kalawang. Yan. So, yung mga residue ng kalawang na yan, umipit dito sa pagitan nito sa kayan, kinaskas po ngayon. Kinaskas, kaya luminipis lalo. Kaya luminipis. Residue niyan. Oo. Oh. Nagabanggaan na. So ito po, oh, ang laki na ng nabawas nito. Sabihin mong mga 1.5 mm yung lalim nito. Plus 2 mm. Ade, 3.5 na po tayo. So yung ano naman, walang problema doon sa fork. Hindi ako nagpabili. Sabi ko, yung fork, wag mo nang palitan yan. Okay yan. Pero ito, kailangan natin palitan. Ayan po, release bearing. Oh, oh maganit na. Oh. Oh, ayan, palitayo ng release bearing. So ito na po yung bago. Ayan. O, parehas na parehas po yan. O. Ayan, mga kapatid. Pero susukatin ko pa rin to kung tama yung kapal niya. Kasi baka naman mamaya, pag naglagay ako ng magic washer, eh sumobra tayo. Kasi kung original naman lahat yung ipinalit yung pyesa, hindi ko kailangan mag-magic washer. Oo. Ibalik tayo eh. Ito ay 3.6. Ito ngayon, tignan natin. Ito ay 3.7. Nag-wear din to. Nag-wear din. Ayan, nakita naman eh yung distance nung ito, tingnan niyo. 'Di ba? Oh, nag-wear din to. So ilan na? 1 mm na naman. Ade naka 4 mm na po kayo. Malaki yung 4 mm na nabawas oh. Ito tingnan niyo yung 4 mm. Oh, ito na po yung nabawas oh. Laki na. Oh, gaano po katigas ang clutch nito? Matigas. So, nabawasan ka ng ganito dito sa clutch assembly mo. So, tumigas na siya. Yung pinaka-spinning, yung ano ba tawag mo yung one, pagapak mo ng clutch yun. Oh, yung pedal. Pedal. Oh, matigas na po yeah, ano. Kaya minsan, eh siyempre, hindi ko naman i-re-replace, hindi ka naman magpapalit ng flywheel eh. Di ba ba? Yung flywheel, sigurado nabawasan. Ito kasi nabawasan eh. Oh. Itong pressure plate. So, ibig sabihin, kung nabawasan to, malamang nabawasan din yung flywheel. Kasi nga po, doon sa mga kalawang na naging parang residue, naging parang grinding compound. So, nagkiskisan doon. Kaya ngayon, matik na yan. Pabababa ko yung flywheel, ipapapantay natin, pare-replace po natin yan, na maging ganito siya, yung kanyang surface. Opo, kasi pag hindi natin pina-replace yan, pagdating nyo, pag kinambyo nyo sa primera, gaganon-ganon yan. Eh, ang ganda-gandang kotse, may dragging. Dapat hindi. So, ganun po ang gagawin natin. Since ito po ay original, ito ay NSK, no, kadalasan ito naman talaga yung mga ginagamit, tapos yung ating pilot bearing ay Koyo. Ito mga kapatid ha, ito ang pinakamurang bearing. Ito rin yung pinakamadaling masira. Kaya ito pag nagpalit kayo, ito yung pinakamaliit eh. Pag nagpalit po kayo ng clutch assembly, wag na wag kayo papayag na hindi papalitan ng pilot bearing. Wag po kayo papayag kasi pag nasira ito, nag-stack up to, mahirap i-cambio. So pag ganun na nga yung nangyari, magbababa ka na naman ng transmission. Doble bayad ka. Nako, ito lang ang papalitan mo. Napakalaking problema. Saka pag ito, nag-stack up, sisirain niya yung main drive.
Pinisira po niya dahil medyo kumakaskas ng todo rito eh. Dapat hindi kakaskas yung main drive eh. Kasi dapat umiikot siya dito eh. Oo, umiikot. Eh kaso nagkakaskasan kasi umistack up tong gitna. Yun ang maninira ng main drive. So yun mga kapatid, ikakabit natin ito mamaya. Al, tanggalin mo na yung flywheel niyan. Sure na ako dito. Kasi nakita ko ito, ang lalim oh. Pa-replace mo na kay Chip. Tapos maglalagay tayo kung ilan yung nabawas ni Chip. Pasukat mo ha. Kung ilan yung nabawas ni Chip doon sa replace, yun ang washer na gagamitin mo. Kasi okay na tayo dito lahat eh. Yung sack, may babalik na natin yung dating sukat. Kaya lang yung mababawas sa flywheel, yun ang hahabulin natin ng magic washer. Eh, siguro pwede tayo magpalit ng flywheel, mahal. Mga 45 po yun. Nabigla nga rin ako. 45 bilyo flywheel nito. Nagpalit na kami nito. Adjust lang, adjustment lang. Oo. Ngayon, nagulat ako eh. Hindi po eh, nabaha po kasi. Yun nga lang, hindi natin sinisisi, hindi clutch driver yung may-ari nito. Si Kuya Mon, hindi siya clutch driver. Kaya lang eh, merong ano eh. Merong residue nung kalawang eh. Naging ano siya. Na nakalawang sa baha. Oo. Na siguro, patagal na hindi nalilis. Oo. So yun mga kapatid, ito ha, Toyota rin nakalagay dito. O, tignan nyo o. O. Ayan po, Toyota. Aisin, Toyota. O. Tapusin muna natin yung replace noon, tapos ibabalik natin mamaya. O yan o, malalim o. O, ito yung kalawang eh o. O. So ito, kailangan i-replace para matanggal din tong kalawang na to. Kasi pag pinasadahan to ng torno, papasadahan din to eh. Hindi kasi pwedeng hindi. Oo, para kung ano yung binawas mo rito, ganun din ibabawas dito. Ganun. Lahat yung products nila. Sa mga bago nating kasama sa business. Kasama natin sa Autoruns. Sir, ito, paano to? Open lang, sir. Yung paid on top. Sige, sapa ka. Gwapo po eh. Dito, pusam din sa'yo. Yung RO, sir, yung camper shells, ano yun eh, no? Fiberglass. So tayo, aluminum na talaga lahat? Aircraft grade aluminum. Lahat ba ng klase ng pickups, meron tayo? Meron, sir. Pati yung mga Ford, mga yes. Ranger. Kahit Gladiator. Saan ang bukasan ito? Doon sa kabas. Ito, tingnan natin. Ayun. So, ano din sa ano? May seal din sa ano? Waterproofing, no? Okay, buksan natin. Ito yung pinaka-storage box mo. So, meron din siyang rubber dito para hindi pasukin ng tubig. So, ito, hindi ito kakalawangin kasi aluminum. Tapos ito, sir? Awning, sir. Freestand. 270. Ito yung pinaka-awning, no? Okay. Magkano ito, sir? Magkano? SRP? 38. Pero yun sa kabila, ano to? ARB, sir. Awning din? Yes, po. Ito naman yun sa kabila, ARB. Kaya mga kapatid, lahat ito i-carry natin dito sa Autoruns. Kaya yung mga gustong maglagay nito, yung mga off-road sa setup nyo, semi-off-road, ayan, magkakaroon po tayo niyan. Osram light bar, sir. Osram yan? Osram light bar. Plus, hindi siya bawal? As long as responsive leader. Okay, pero siguro dapat nilalagyan ako. May takit, may damit. Hindi naman siya bawal talaga, basta may damit lang. Yung roof rack na yun, sir, ano siya? Off-center. Ha? Off-center. Off-center. Hmm. Pero ang ganda nung ano niya, no? Ang ganda nung... Roof rail, basta awag dito. Yung inyan, sir, kasama sa calum. Ah, kasama dito. Load rated siya. Load rated. So, mga RTP, walang problema. Anong ibig sabihin canopy? Canopy tawag mo rito? Canopy, sir. The proper canopy. Canopy talaga. Oo. So, canopy pala talaga. Ang tawag sa kanya. So ito, siyempre, may lock sa loob. Yes, sir. Okay. So kung walang aircon yung, ano mo, yung bed mo itong pwede. Ito, atin din to, no? Yes, sir. Yung mags natin? Dirty Life po. Dirty Life? Oh, Australian brand siya. May ito, sir, sa atin, ano to? Original tayo lahat. Original tayo lahat, oh. So ito, original. Spalgit na gulong. Pagkano naman? Sige, sabihin mo. Huh? Yung mags, sir, around 47 plus yung mags. 47? Yes. Mags pa lang yun. Yes, apat na piraso na yun. Yes, sir. Ang gulong, bahala na sila kung ano yung gusto nilang gulong, yes. No?
Mercury din na rin. Okay, pero may gulong din tayo. Camp Industries. Camp Industries, yung FB page po namin. At i-visit nyo po mga kapatid. At makita nyo lahat ng mga ginagawa nila Sir Aldwin at sila Sir Carlo Aldrich. No? So lahat na andoon yung mga works nila, i-visit nyo po yung Camp Industries na page po nila sa FB page. Pwede makigulo. Yeah, mga kapatid. Na-sentro naman. Sentro na. Na-assemble na namin yung nalubog sa baha na Fortuner, ang transmission. Si Junjun, saka si Al. Ayan o. Gagawa ako. Kalbo nga lang. Ayan na. Malaking transmission. Ayan na mga kapatid, te-testingin na ni Kuya Mon. Ha? Ayan na, tignan natin kung lumambot nga. Ang lambot. Ha? Ang lambot. Baka nambibiro lang kayo. Napakalambot nga eh, ayos na. Ha? Pwede na ihataw. Baka binibiro, ha? Baka sinasabi ng mga subscribers okay. Natin eh. Good. Ha? Good po yan ha? Oh, very good. Subukan nyo nga i-cambio ng konti para tignan natin kung nagdadrag. So, Primera. Oh, walang dragging. Dati po, nanginginig na, ano? Mm-mm. Atras, konti lang. Oh. Wala kayo mapatiin. Basta satisfied ako sa agaw. Oh. Talagang ano, malambot po, ha? Malambot. Satisfied ako sa gawa. Yung taas nung clutch, walang nabago, no? Wala. O, yan pa rin po yun, eh. Kasi binalik lang natin yung tamang sukat, eh. Ganda ng i-drive. Okay na po, ha? Mm. Ayan si Kuya Mon. Pero paano lalabas si Kuya Mon? Marami nakaarang. Ayun na lang. Oo, dapat palabasin nyo si Kuya Mon, ha? Ayan, mga kapatid, natapos na natin yung Fortuner. So talagang sinukat at ikinabit natin yung mga tamang pyesa para maibalik talaga yung tamang geometry ng mismong clutch assembly sa loob po ng transmission, sa loob nitong manual transmission ng Toyota Fortuner. So ito, parang gawang kasa po talaga yan. Dahil ang pyesa natin, puro original. Bagamat nag-replace tayo, ibinalik naman natin yung nawala doon sa flywheel. Yan po ang hiwaga ng Magic Washer. Mga kapatid, babay muna!